Kabiyayang araw kagapay sa mga suking tagapakinig ng Gawain ng Pilipinong Manggagawa Abroad. Good morning, good afternoon at good evening sa lahat ng nakikinig sa Middle East, Amerika, Europe at iba pang bahagi ng Asia. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa isang makabuluhang programa para sa mga overseas Filipino workers. Ito po si Joe Biasong, kasama siyempre ang ating kapartner, Pastor Rene. Good morning, Pastor Rene. Yes, magandang umaga, magandang araw sa lahat po, lalong-lalo na sa mga nakikinig sa 1143 DZMR, Santiago, Isabela. Happy listening din po sa mga nasa 1233 DYVS, Bacolod, at sa kanilang mga production staff on duty, at sa lahat ng kanilang mga kasama diyan, pati na po yung ating mga GFM partners sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa ibang bansa. At ngayon, dahil po sa partnership ng Global Filipino Movement Foundation, mapapanood na po ninyo ang GFM Abroad sa serbisyong OFW tuwing Huwebes, alas 8.15 hanggang alas 8.55 ng umaga. Naririnig din po ang serbisyong OFW sa Pinoy Connection, sa ating YouTube channel sa FEBC Radio TV, at sana po ay mag-subscribe na rin po tayo sa ating YouTube channel. Ipamalita na rin po natin na tayo po ay merong YouTube channel. Pastor Joe. Yeah, halina't samahan nyo kami maglilingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa ibayong dagat at sampu ng kanilang mga pamilya dito lamang po yan sa gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad at serbisyong OFW. Kami nga po ay miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Para po sa salita ng Panginoon, nais kong buksan po natin upang maging gabay natin ang Awit 127 o Psalms 27. Ganito po ang sinasabi. Maliban na ang Panginoon ang magtayo ng bahay, walang kabuluhan ang nagtatayo nito. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhan ang mga tagapagbantay nito. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Alam nyo, itong salita ng Diyos ay napaka-panahon sa atin ngayon. Ang pagtatayo ng buhay ay talagang, bagamat ang pinag-uusapan po dito ay pagtatayo ng bahay, ngunit ang konteksto po nito o ang pinag-uusapan po dito ay kung paano natin itatayo ang ating buhay at malibang ang Panginoon, abay kahit naman po sa bahay, ano po, kung magtatayo po tayo ng bahay, kailangan yung maalam ang nagtatayo at alam niya ang mga dapat gawin ng mga hakbang para matibay. At sa pagtatayo naman ng buhay, Panginoon, pinapaalala dito ng salita ng Diyos na maliban ang Panginoon, except the Lord built. Ayan. Sa panahon ng pandemic, itayo po natin ang ating bahay, tiyak tatayo po tayong matibay. Kahit marami po tayong pinagdadaanan ngayon, kabayan, ang paalala, magtiwala tayo sa Panginoon. At ganoon na rin sa seguridad. Ang daming mga protocols, ang daming mga guidelines na pinatutupad ng ating IATA, pang ating pamahalaan. Pero tandaan po natin, maliban ang Panginoon ang magbantay sa atin, walang kabuluhan ang mga nagbabantay dito. Ilagay po natin ang ating buhay sa kamay ng Diyos. Yun po ang paalala ng Awit 127:1 and 2. Pastor Rene, tayo manalangin muna. Samahan niyo po kami. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Pangunahan niyo po kami sa araw na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Amen. Okay, mga kababayan, kapiling na po natin ang ating mga guest at ako po'y natutuwa sapagkat inong magkausap kami ng grupo nila, abay hindi ko na po pinakawalan sapagkat isa po sa ating advokasya ang tulungan ng ating mga overseas Filipino workers na nawalan ng mga trabaho. Abay umaabot na po na sa kalahating milyon ang nakauwi ng bansa at doon sa kalahating milyon na yan, wala hong maraming trabaho. Ayon po sa lumabas na balita, nasa 8.8% ang unemployment sa ating bansa sa kasalukuyan. At we can understand that because of this COVID-19. Kaya huwag na po natin patagalin ang ating pong mga mapakilala na po natin ang ating magiging mga
resource person at ipapakilala nila ang kanilang kumpanya. Ang una po si Hans Chua, ang CEO ng Right Jobs at saka former businessman, a member of Makati Gospel Church. Ang wife po niya ay pastora. Kasama din po natin ang isa pang magiging resource person po natin ay si Proy Parado, ang executive director ng CCT, Working Hands and OIC CCT Group, member of Victory Christian Fellowship, Dasmariñas, Cavite. Magandang umaga po, magandang hapon, gentlemen. Pastor Rene, ito na ang ating, akala ko may Chinese tayong kasama ngayon eh. Yung baon kong Chinese na iisa, akala ko lalabas pa. Ngayon yes. Pala yung Pilipinong Pilipino. Pilipinong Pilipino. Magandang araw sa inyong dalawa, Brother Hans at Pastor Froy. At ang mga nakikinig po natin ay looking forward. Siguro unahin ko na yung mauna na ako, Pastor Joe. Yeah, ikaw ano na. Po ba, ano po ba ang Right Jobs at gaano po ito kaimportante sa pagtulong lalong-lalo na sa job placements ngayong panahon ng pandemya? Kahit sino po ang pwedeng mauna? Ako muna mag-introduce, Kuya Froy. Magandang araw po sa lahat. Ako po yung si Hans Chua. Ako po yung CEO ng Right Jobs. At ang sa simpleng sagot, ang Right Jobs ay isang HR recruitment company. So we are DOLE PEA accredited, so we are licensed to provide or to refer candidates for local placement. Ngayon, paano naman po kami napunta sa ganitong klaseng advocacia? Well, introduce ko po si Kuya Froy. Our shareholders o yung mga kaagapay namin sa Right Jobs ay apat na kumpanya. Nandyan po ang Ashtech, isang tech voc school. Nandyan po ang AMG Philippines. Nandyan din po ang isang foreign company called Word and Dad. At ang the last but not the least is CCT Working Hands Ministry. So let Kuya Froy explain that about ang paano namin tinutulungan ng mga manggagawa sa ganitong panahon. Okay. Maraming salamat, Kuya Hans. Magandang araw po sa ating tagapakinig. Ako po si, ang tawag na sa akin, Kuya Froy. Siguro, istorya lang nito, several years ago, nagkaroon ng pagpupulong itong mga ministry organizations na ito sa Bangkok, Thailand. At napag-usapan nga doon na ang daming tinitrain ng mga tao all over the world, no? Yung technical education, natututo sila pero hindi naman nagkakaroon ng trabaho. So merong training but kulang yung ma-employ sila. Kaya naisip nga nung panahon na yon, maganda magkaroon tayo ng tinatawag na job booster. Sabihin, i-boost natin yung employable skills o employment ng mga, lalo na ng mga employable poor. At yan po, sa pagpupulong na yan, over the years, nabuo po yung konsepto na magkaroon tayo ng job booster company dito sa Pilipinas. At ipinanganak nga po dito ang tawag ay Right Jobs Philippines. Para yan sa mga employable poor. Alright. Okay. Yeah, Pastor Rene, yung Right Jobs ay binubuo ng apat, ano? Ang binanggit nila, apat na malalaking mga ano to, mga kumpanya na nag-i-employ. Tama po ba? Yung Pastor Joe, yung apat pong yung organization ay mga Christian ministries. Okay, Christian ministries. So, ang they are engaged one way or the other in helping the different poverty groups, no? AMG, advancing the ministries of the gospel is a Christian ministry that works among the poor. Yung Ashtec naman or AMG Skilled Hands Technological College ay another Philippine-based ministry that helps train, no? Nagbibigay ng technical vocational education training para sa mga kababayan natin, lalo sa mga may hirap. Yun namang Word and Dad, ito ay isang international donor organization
based sa Netherlands po yan. At ibig sabihin mo niyan ay at tulungan ang mga iba-ibang ministry organizations in the world, you know, pagkaroon ng transformation, pagbabago. At ang CCT naman ay through the CCT Working Hands Ministry, organized Christian response against poverty and social injustice. At ang Working Hands, yan po ang ministry ng CCT para sa mga sektor ng mga manggagawa. Advocacy sector po yan ng CCT. At yan din po ang tumutulong pagbibigay ng mga values. Sa mga nakikipag-partner po kami sa mga kumpanya na gustong i-share ang Word of God and of course other services ng CCT para sa manggagawa. Pastor Froy, with regards to providing jobs, meron po ba kayong hinihit na target group of people? Nabanggit nyo kasi kanina, parang merong technical vocational training, yung parang yun ba ang inyong mga target groups na bigyan ng mga trabaho? Well, isa po sa mga, well, ang major sector talaga gustong tulungan natin, specifically ng ride jobs, yung mga employable poor, yung mga kababayan natin na sa below the poverty line, o mga na mga mahihirapan magtrabaho, isang paraan para magkaroon sila ng maging marketable sila ay pagdagan ng kanilang skills, no? Technical skills, vocational skills. So meron tayong mga program for that. Kaya meron tayong partnership with Tesla, partnership with other technical schools para itong mga kababayan natin to, pag meron silang, halimbawa, construction, hindi lang dapat carpentry ang alam nila, masonry, yung electrical, dapat may plumbing skills din yan. Para itong ride jobs naman, ang trabaho naman ng ride jobs, maghanap ng mga kumpanya na kung saan pwede silang i-place, pwede silang tulungan na ma-employ. Yun. Kaya partnership po itong ginagawa natin. Okay, so ang understanding ko ngayon, Pastor Rene, based on the pinagkwento ni Hans at saka ni Brother Froy, na parang nasa sila ang mag-equip. Narito ang preparation, narito ang capacitating dito sa mga mahihirap na sektor para makapagtrabaho. Ngayon, ang follow-up question will be, gaano na kadaming kumpanya o meron na ba tayong kumpanya? O meron na ba tayong na-employ, na-deploy na mga workers simula nung magsimula? Kasi alam ko, I can understand na February lang, medyo bagong-bago lang. Meron na ba tayong na-deploy sa kasalukuyan? Let me answer that, Pastor Joe. Sa ngayon, napakarami pong manggagawa natin na naghahat ng trabaho. That's why nung nag-post po kami ng mga job openings, marami po nag-apply. So far, as of today, medyo maliit pang pe-place namin. Ito ay includes truck drivers, merong admin assistant, merong IT background pero in sales. So sari-sari pong trabaho to, hindi lang po pang construction. We also have a request for fill out certain positions pang carpentry, ganyan, pang masonry. So, ito'y pinoproseso na po namin ngayon. Yun nga lang, kailangan na-realize namin na from the volume na natanggap namin, napaka-konti pa at aming mga partner organizations na sa ngayon kumbaga naghihingalo pa bilang isang negosyo dahil sa pandemic. But we are positive na once na lift na yung mga quarantine protocols natin at umpisa na sila ulit mag-push forward in terms of economic activity, then makikita natin na dadami pa po ulit ang mga hanapin nilang manggagawa para suplayan ang kanilang mga pangangailangan. Mm-hmm. So, for us, it's na-timingan po kasi kami nung nag-umpisa kami, pandemic na eh. So, syempre, alam naman natin ang mga negosyo ngayon, medyo tagirap. So, but we're here to be possession para once marangkada ngayon, actually last month na umarangkada ng ang stock market natin.
bumabawi na sila. Kaya lang, nung nagkaroon ulit tayo ng second wave, medyo bumaba ulit. So, we're looking to that point na marami na tayong ma-vaccinate, ma-inoculate, at babalik ng sigla ng ating ekonomiya. And we are positioned at this time to do that. Actually, napaka, yeah, very challenging yung time ng inyong opening, ano? Kasi nga, na-timingan itong pandemic. Pero it's good na rin na to start itong ngayon habang ang mga kumpanya ay hindi pa nag-hire at magandang preparation, ano? Kasi ngayon naman, palagay ko, ang mga training naman ninyo ay mga online-online. Tama ba ito, Brother Proy? Meron pong online, meron din tayong face-to-face. Okay. Kasi kung mga technical skills like electrical installation, maintenance, welding, ganyan, eh iba ho yung online at siyempre iba yung actual na gagawin talaga nila. Pero we maintain our yung minimum physical distancing, yung mga protocol, sinusunod po yan. So, in fact, ngayon po, meron tayong gagraduate na mga dating mga nasa kalye, no, street dwellers, na ano sila, mga 20 plus, no, trainain ngayon po, matatapos na by tomorrow, yung kanilang training sa electrical installation maintenance. At yung iba sa kanila ay may employ na sa isang construction company. Yung iba naman dyan ay magsisimula ng kanilang negosyo. Iba naman mag-aaral uli ng other technical skills. At iba naman dyan, i-refer namin sa right jobs. Okay. Ang katanungan na Pastor Froy, kung minsan, ito palaging na-observe ko to, kalimitan, yung mga bagong training, halimbawa, nag-training sa technical vocational, for example, sa electrical, pagka sila ay nag-apply ng trabaho, naganap sila ng dyan sa job market, kalimitan, palaging ang sinasabi, with 2 to 3 years experience ang inahangap. And anong difference nito ngayon na ino-offer ng right jobs? Do you offer halimbawa bagong train katulad niyan, meron kayong ka-partner na training school? Ibig sabihin kahit bagong train pa lang ay natatanggap na sa trabaho? To a certain extent, meron pong mga ganyan na companies na willing mag on the job training. Yung amin pong maganda sa amin sa partnership namin, dahil we have partnered with a construction company na dating sa kalye sila, mga dating street dweller. So nagtayo sila, tinulungan namin magtayo ng construction company. At ito po ay sa awa ng Diyos, nagkaroon ng mga construction projects sa mga opisina rin ng CCT. Sila nagtatayo ng mga eskwelahan, sila nagtatayo ngayon, meron silang project, kalye, gumagawa sila ng kalye. At yung mga dating nasa kalye, meron tayong preference, no, doon sa mga, kasi meron tayong ano diyan, journey sa kanila, no, ng pagbabago. So hindi ibig sabihin na ngayon ka lang nag-aral ng technical training, wala ka ng opportunity. So sa amin, dahil meron tayong partner organizations like itong construction company na to, nabibigyan sila ho ng pagkakataon. Otherwise, kung lalaban ho sila sa merkado, mahirap silang ma-empleyo. Kaya ang maganda dito, ang sikreto po dito ay kung mapapansin ninyo, demand, supply. Marami kami supply, si Hans ang demand. So part ng demand na yan is to partner with like-minded employers na meron silang puso para sa ating mga kababayang Pilipino, lalo na yung mga galing sa sektor. Okay. Ano sa sukatan ninyo ngayon sa dahil apektado ng itong COVID-19? Mayroong mga kumpanya ay trying ano na talagang bumangon kahit na ganito ang nangyayari. Ang tanong ko kasi ngayon dahil ang mga nanonood po sa atin ngayon kalimitan mga OFW at mga may mga nanonood din lalo sa DZS na marami nakikinig diyan na nasa radyo. Hindi man tayo nakikita pero narinig ang ating usapan. Do you have specific program or pag-reach out nitong mga OFW that are unemployed right now? Do you have that particular project? Well, I can cite one company na nasa heavy equipment. So sila yung nagbebenta o nagpapa
place ng mga heavy equipment like forklifts or yung mga payloaders, ganyan. Ang malaking-malaking demand ho yan, bago pa dumating yung COVID, ano, and even right now, doon sa mga highly skilled technical, ano, yung mga heavy equipment operator. Mm-hmm. At marami tayong mga kababayan yan na sa nagtrabaho sa abroad na bumalik na ngayon dito. Sabi nyo nga, ilang half a million nandito. Baka iba dyan ay naghahanap ng trabaho na pwede, kumbaga matagal na silang ginagawa nila yun, highly skilled na ho sila. So dito sa industriya na to, mga heavy equipment, marami hong nangangailangan dyan ng mga heavy equipment operator. Pangalawa, nangangailangan po dyan na magti-train. Diba, medyo senior na, matagal ng experience sa abroad, ay pwede siya magturo naman sa mga mas bata ng heavy equipment. So yan, mga actual practitioners talaga yan. And this industry, malaking industry po ito. At hopefully, you know, magkaroon ng, kasi merong demand dyan for heavy equipment operators and trainers. So okay. That one I can cite. Okay, so ibig sabihin pala, kung ang isang OFW ay merong ganong klaseng training at background, sa anumang field na pwede ninyong kuhanin, ay merong opportunity na pwedeng maibigay sa kanila. Agree po ako dyan, Pastor Rene. In fact, yung mga skills na inahat, in terms of job titles, we actually look for specific skills when we refer them. So kung sa opisina sila, kahit nasa OFW sila, pero mayroon sa certain skills na hinahanap nung isang employer dito sa atin, then they will have a chance to get endorsed to these employers. Mm-hmm. Ako naisip ko lang, Pastor Rene, naisip ko lang yung mga seafarer. Sila ang unang na-hit nitong pandemic. Sila yung unang na-repatriate. Bilang nagtatrabaho sa barko, meron ba tayong opportunity para sa kanila na ang background nila ay sa makina, sa barko, as it, yun ang pinaka bread and butter nila for how many years. Nakikita ba natin ito, itong sektor na to, kung paano mabibigyan ng pagkakataon? Kasi ito matagal na yung mga pabalik-balik na yan sa iba't ibang bansa. Walang problema doon sa mga land-based. Kasi talagang yan, deployable yan. Dahil kung halimbawa, sa machine yan, driver. Pero yung mga seaman kaya, paano kaya natin matitingnan? Meron ba tayong mahanapang mga kapartner na yun ang kanilang linya? Kasi pag pinag-usapan yung linya, matagal ng linya nila yan. Kung iti-train pa natin sila sa iba, baka naman mag-start uli sila from scratch. Yun nasa isip ko lang. Go ahead. Let me respond to that. Well, in terms of, nabanggit yun po, seaman sila, di ba? Ang unang pumasok po sa isip ko kasi is, they're maintaining a boat . So mechanical yan . Okay. So similar yan sa binigay na example ni Kuya Froy. Siyempre, may konting tweaking na pag-aaral silang gagawin para pwede bang makina ng sasakyan naman ang gagawin nila. Mm-hmm. So, may konting adjustment. Kasi siyempre, sabi nyo nga ako, sea-based versus land-based. At wala naman pong barko sa loob ng lupa, di ba? So, yun. So, kailangan nilang mag-adjust. Although, ang isang challenge din po na nakikita po namin sa mga ganitong pagkakataon is yung pag-adjust sa salary. Dahil siyempre, alam mo naman po natin ang tahod ng mga nag-a-abroad. Malayong-malayo po dito sa kalakaran sa Pilipinas. So, isa pong kailangan nilang tanggapin yan na pag bumalik sila dito, mag-a-adjust din po talaga ang kanilang mga sahod. Yeah. Alam nyo, yung mga kababayan, itong aming pinag-uusapan doon sa mga nakamonitor po ngayon, isa po talaga yan sa na-observe natin, Sir Hans, ano, at Sir Croy, na yung adjustment in terms of salary they receive. Dahil mas sanay silang malaki ang tinatanggap before. With the present situation na nasa pandemic tayo, palagay ko yun ang magandang panawagan natin, ano, Pastor Rene, na pag nahumuna silang mamili,
at magtanong kung gaano kalaki, kundi mayroong sweswelduhin na makakasapat para sa pang-araw-araw nila. Kasi ang tunay na sitwasyon ay ito. Ito na yung tunay na sitwasyon na hindi mo na pwedeng gamitin ang mga nakaraang computation ng iyong salary a month. Kundi ngayon ay ito ang totoong nangyayari. At ang sinasabi nga nila ay 1 to 2 years pa, Pastor Rene, ang possible deployment para sa mga seafarer. Just imagine that for 2 years na wala kang trabaho ay ngayon na 1 year na tayo. So kaya ang ayuda na hinihingi nila talaga napupunta sa ano, sa OWA at iba pang government agencies, pero hindi rin naman maibigay basta-basta dahil may programa nga na, na sinusunod din sila. So I think ito yung ano, ito yung magandang pagkakataon siguro, yung retooling ng mga seafarer sa aspetong sa mga kakailanganing trabaho ng sektor ngayon o ng isang kumpanya na makapag ano agad sila makapag yung reintegration, di ba, Pastor Rene, hindi lang naman yan pera ang pinag-uusapan eh. Reintegration din doon sa iyong employment, kung paano ka magpe-prepare ng reintegration ng bagong trabaho sa bagong panahon. Yan. Siguro for the last part, para hindi tayo masayangan ng oras, yung last part na lang po is paano ngayon makakatulong, dalawang tanong, ano, paano makakatulong ang Right Jobs at paano makaka-access yung ating mga kababayan, siguro kasama na yung mga OFWs, na doon makakita sila ng trabaho through Right Jobs. Pangalawa, kung merong isang kumpanya na nakikinig right now and they are looking at the advocacy of Right Jobs ng CCT and they want to partner, ano po yung mga hinihingi niyong qualifications or meron ba kayong mga requirements para sila po ay makasama, maging partner ng Right Jobs? Sige po. I'll go first. Okay. Magandang nabanggit niyo po yung advokasya ng na pag-usapan natin, no? At kasama doon din po yung ganung klaseng advokasya sa Right Jobs in terms of retooling. For now, ang typical HR recruitment agency, ang gagawin lang naman nila ay maghahanap sila ng kliyente, i-post nila yung opening, ipoproseso nila yung mga aplikante, gaya ng ating mga kababayan or OFWs na naghahanap ng trabaho, and then i-match nila yan dun sa opening position. Di po ba? Ang kakaiba, ang dinagdag po namin sa Right Jobs, since we're a ministry and an advocacy group, is meron din po kaming part of the recruitment process includes isang training, values training module. Kasi importante po sa Right Jobs ay hindi lang skills, kundi character. So, character and competence yan. So, maaaring magaling ka sa isang bagay, pero kung matigas ang ulo mong sumunod sa iyong amo, o kaya gumagawa ka ng kalokohan habang nasa trabaho ka, di po tayo tatagal sa trabaho. So, that's why character is important. So, part of the recruitment process of Right Jobs, which is extra on our part, is to ask them to watch, study certain values like integrity, excellence. In Taglish po to. At meron mga YouTube kaming videos na naka-upload na. Nahanap po namin yun. Tapos magbibigay kami ng konting simple verifiable questions na pinanood nila. So, part yun ng kanilang kasama sa mga endorsement nila pagka in-endorse namin sila sa mga employer. So, kahit na paano, meron silang ganong klaseng panahon na namin ni Kuya Fred, alam ko tawag namin ito, GMRC pa eh. Pero alam ko po ngayon, iba na po ang tawag. Yun. So, in terms of another advocacy that we're looking at is, ito po yung normal na proseso, di ba? Napagit ko na. Another extra is, one issue that we're looking at is, napakarami pong hindi naka-shortlist sa mga in-endorse namin. Una-una, baka hindi bagay yung kanilang skills sa hinahanap ng employer. Meron isang example.
naghahanap siya ng truck driver, pero ang nag-apply sa for Luzon. Pero ang nag-apply sa amin mula Visayas at Mindanao. So ganun kalaki po yung network, but unfortunately, hindi namin sila ma-endorse dahil naghahanap sila. Meron pa kayo dito sa Mindanao? So far, wala pa. But hopefully, through your program, we can get some. Now, considering na marami tayong kababayan na hindi pa bagay o shoot dun sa mga hinahanap ng mga employer natin, what do we do now? So, yan po yung advocacy na papasok yung retooling. That's why we have partner organizations. So, yung partner organizations na yan, nandyan po yung Ashtec and other Tesla-accredited organizations na pwede namin silang i-refer. And then, another responsibility that we have is re-reviewin namin yung mga nag-a-apply sa amin. Then, titignan namin kung at meron naman po kaming questionnaire doon, ano po ba ina-applyan nyo? At ang susunod na tanong doon ay, bakit sa tingin mo nararapat ka sa ina-applyan mong trabaho? Hindi po ba dapat kailangan natin? Nag-a-apply po ako maging driver, pero hindi pala po ako marunong magmaneho. So kailangan natin sagutin yun na alam natin, marunong tayong magmaneho, kaya nag-a-apply ako mag-drive. Another application would be for other positions. Now, because of that questionnaire, then we can recommend certain trainings para sa kanila na, oh, gusto mo pala maging admin assistant. Baka ito, pwede ka mag-aral na itong Word or Excel para kailangan mo yan. Tapos mag-aral ka mag-type na mas mabilis. And then, with those skills, mukhang baka extra na yan sa susunod na pag-recommend namin ng mga admin staff sa ibang mga kumpanya, makakalusot na siya. Mm-hmm. So, okay. part of that is recommending certain skills. Kasama na po rin kasi lalabas yung ano namin ang pagiging kuya namin as a career development planning coach. Mm-hmm. Parang ganoon na rin po yun kasi gusto mo maging ganito, mukhang pag pinilit mo yan sa ngayon, maraming employer, maraming kasabay, kailangan mo mag-ibabaw sa kanila para mauna ka, kailangan mo dagdagan ng skills mo. Mm-hmm. So kailangan namin, sasabihin namin sa kanya na ito kulang mo, pagbalik mo, baka sa pool mo, sa dalawang po kayo, ikaw mangingibabaw. Alright. So that's part of our advocacy too, okay, that we are doing in Right Jobs. Okay. Nagustuhan ko yung sinabi niya, yung matching, no? Job matching, Pastor Renel. Isa yan sa problema ng ating bansa. Maraming trained, pero hindi yun ang hinahanap ng employer. So, yes, magandang ma-address yan. Maganda mag-address. Mm-hmm. Pastor Renel, last question siguro. Paano kayo kukontakin ng ating mga kababayan? Nagustuhan nila yung inyong advokasya. Paano sila, saan sila pupunta? At anong contact number ang pwede ninyong ibigay sa kanila? We have right? Eh, dapat ang contact sa Right Jobs, pati yung sa Facebook. Maganda yan. Okay. Maganda ngayon dahil nga pandemic tayo, hindi na kailangan pumunta sa opisina namin. Pwede kayong mag-apply, mag-submit ng application ninyo through our social media at doon na rin ang interview. So, Kuya Hans. So, ibig sabihin, meron tayong Facebook. Meron tayong Facebook at meron tayong website. Yes. Pastor Hans? Yes. Okay. Siguro ang gagawin natin, ipopost natin pagkatapos ng video na ito, ilalagay natin mismo yung inyong contact details, yung website, yung Facebook page. By the way, pwede po bang pwede mag-apply kung meron sa Facebook page ninyo? Ganun po ba yun? Yes po. Actually, another realization that we have, may mga skilled kaming, for example, truck drivers. Doon namin na-realize na yung ibang mga truck drivers natin walang email. So they can't apply. So normally, okay, we ask them to send their resume sa apply@rightjobs.ph. Pero lumalabas, minsan pagkaganon, natitigilan sila. So ngayon, gumawa kami ng Google form. So we can also post it there. Kahit cellphone lang, basta may internet ka, sagutin mo yung tanong doon, anong ina-applyan mo, isa-isa, pwede mo na sagutin yon. Kasi iba kasi, sa cellphone, walang Excel, walang Word, walang ganon. So, ito, with your own cellphone, pwede ka po mag-apply sa amin. Yeah, in fact, tama yung sinabi ni Sir Hans, talagang karamihan, hindi sila maka-access ng email.
hindi, wala silang email. At Facebook. Facebook, nandoon sila more than 90%. Kaya, so ibig sabihin, makakapag-apply ang isang aplikante through Facebook using yung Google form. At ito yung ilalagay natin mamaya, ano, Sir Hans at saka Sir Froy. Opo. Pati nga po minsan sa interview namin, messenger na rin. Ayan. So, wala na tayong oras, Pastor Joe. Maraming salamat. Sana masundan ito, Pastor Rene, no? Itong ating interview kasi medyo bitin ang ating oras. Marami pa tayong gusto sanang itanong ng mga detalye, kaya lang lack of time. So, nagpapasalamat kami sa Right Jobs, Sir Hans Chua at maging kay Sir Froy Parado sa inyo pong time. At kami po ay makikipagtulungan ang programa ay magpo-promote para sa trabaho, para sa mga Pilipino at mga overseas Filipino workers. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat po. Sir Hans and Sir Froy. Okay, maraming salamat sa ating mga naging bisita at sa oras na ito, hilingin natin si Pastor Rene na pangunahan tayo sa panalangin para sa mga kababayan nating na walang trabaho, na walang ng trabaho at magkaroon sila ng pagkakataon makapagsimula muli. Pastor Rene. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, nagpapasalamat kami sa aming naging guest na nagpo-provide at sa advocacy nila na mag-provide ng mga trabaho, lalong-lalo na sa mga mahihirap na employable pero hindi sila makakuha ng trabaho. Kaya dalangin namin maging opportunity ito na pagtagpuin mo yung mga, lalong-lalo na yung mga kapatid namin, mga OFWs na naghahanap ng kanila pong trabaho. Mag-match nawa yung kanilang skills at nawa o Diyos, gawin mong matagumpay ang advocacy niyang ito para sa iyong kapurihan. Ito po aming tanging dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Magkarinigan po tayo muli para sa isa namang edisyon ng Gabay ng Pilipino Manggagawa Abroad at sa serbisyong OFW. Kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Ako po si Pastor Joe Biasong. At ako naman po ang inyong Kuya Rene Bunsoy na nagsasabing pagpalaay ng Diyos ang mga OFWs at ang kanilang mga pamilya. Amen. God bless you po. God bless you. God bless you at magandang araw. To the League of Extraordinary Greatness. Yep, this is the anthem of the bravest. To everybody that ever said we made it, you're the reason why the song is playing like a bull. Stood strong, charging with the mission I feel. 72-10, my best season. Hustle and grind, yeah, I gave it all. From the ground up, now I'm skyscraper tall. From boos to cheers, thumbs down to high fives. At first they was against me, now they on my side. The kid least likely to succeed is the winner. Call me Cinderella, man, I made you a believer. So let us take this moment and celebrate.